sa inyo. Alam sa sagot sa akin, Panginoon, ba't mo sinasabos? Alam niyo, hanggang ngayon, parang hanggang ngayon yung ano, yung message ng cross, kasi kayo na pang umaga na ako, may kalala ako, nagpipray ako. Talagang grabe yung ano, grabe ako niremind the Lord ulit sa cross. Sabi ko, grabe na dyan, ang dami namin naranasan nitong taon, ang dami namin mga na-experience nitong taon, so marami pa lang mong, ano, ng January, nagkaroon ng mga sa Talinga, di ba? Yan pa, next may picture yan dyan. Nagkaroon ng ano, sa Taal, kung ano-ano. Pero, alam nyo, parang na-realize ko nga, sabi ko, grabe ka Lord, no? Parang hindi nagbago yung message ng cross sa mga tao. Kaya sabi rin ko sa, ano, sa 1 Corinthians, pasahin ko na natin bago tayo simula. So, ipapasa kayo po. Sapagkat hindi ako isinugod ni Kristo upang magbautismo, kundi upang mangarap ng magandang balita. At hindi ko ito ginagawa sa pamamagitan ng mahusay na pananalita at karunungan ng tao upang hindi mawala ng kapangyarihan ng pagkamatay ni Kristo Jesus. Thanks po. Ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamamangal para sa mga napapahama. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Next po, Father. Wala na. Sige, pabalik na. Pray ko muna tayo. Let's pray. Yes, Lord, our Heavenly Father, we come, Lord, in the name of Jesus. Panginoon, nagpapasalamat kami ngayong oras at gawin gabing ito na pinakalagod sa amin. Nabuli kami, Lord, na makapag-kipon, makapag-aral, makapag-bulay-bulay, Panginoon, ng iyong mga salita. Dalangin ko po, Panginoon, ngayong oras ito, gamitin mo ang iyong lingkod as a mouthpiece of your word, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nandirito, Panginoon. Holy Spirit, itouch mo yung puso ng bawat isa. I-remind mo kami, Panginoon, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Uli mo kami, Panginoon, ibalik, Panginoon, sa basic, Panginoon, ng pananampalataya namin. Kaya salamat, Lord, na marami, for we know it is not by our might, nor by our power, but by your Spirit, Lord, yan. Kaya ngayon, Panginoon, malaya mo kumilos sa lugar nito at sa buhay ng bawat isa. Baguhin mo kami, Panginoon, sa mensahe na marinig namin. Kaya salamat, Panginoon, sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, amen. Yan, praise God. Yan, ngayon wala kayong maririnig ngayon ng mga theological term. Wala kayong maririnig ngayon ng mga Hebrew word. Diba? Wala kayong mga bagong maririnig ngayon. Kundi, papalik tayo lahat sa basic. Diba? Bakit ito yung mensahe ng Panginoon ngayon? Ngayong gabi ito. Kasi alam nyo, sa dami ng mga naranasan natin itong buong taon, babalik ako kung saan sinasabi ko kanina, diba? Simula pa lang nung ano, diba? Nung January, nagkaroon ng taal, nagmitaan na talaga. Nagkaroon ng ano, eruption, yan. Kaya nagkaroon ng eruption, diba? Nagkaroon ng, talagang nagkaroon ng ashfall, diba? Nandito tayo ng Sunday yun, naalala ko, diba? Nagulat ako, ba't ang daming buhangin ng ulo ko, diba? Mayroon pa lang ano, ashfall, diba? Buhangin na pala yung nasa ulo ko. Yan, so doon, yan, nagkaroon na ito nga, yung pinaka talaga, yung outbreak na, diba? Yung bagay yung pandemic, diba? Isa to, diba, sa nagpahiwayway sa atin, diba, ang daming mga experience, pinuno yung mga tao ng takot, diba, pinaghiwayway yung mga tao, diba, kasi bakit tayo dyan sa pandemic na yan, diba, at ang dami pa, bukod pa dyan sa mga pandemic nung nag-iisa ka, diba, nakakaramdam ka ng lungkot, diba, kasi napapagod ka, diba, alam nyo, mga na-experience ko nung time na nandun ako sa Antipolo, akala ko may COVID na ako eh, kasi parang di ako sanay na nakahiga lang sa bahay, ama nakahiga ako, ano, parang masakit ang likod ko ah. Diba, talagang naano ako, inuma ko ng Lola Remedios kapag inuubo ako. Diba, ganun talaga yung ako kasi pinakabahan ako. Parang kahit ako na nandun, nararamdam ako, natatakot ako kahit may pananampalataya naman ako kay Kristo. Pero na-experience ko ha, talaga na, yung parang pinag-iiwa-iwalay kayo. Halimbawa sa atin dito sa church, diba? Diba tayo, nahituring yung gathering natin, yung worship natin, diba? Talagang na-miss natin yung bawat isa na naalala natin yung mga pagsamba natin. Nung pagpasok pa rin ko sa church, diba? Parang yung itsura, parang grabe. Parang ano yung itsura ng church, no? Parang wala po yun. Ano yung parang may kulang, diba? Kasi itong lugar na to, diba? Lugar to ng pagsamba. Lugar to para sumamba sa Panginoon. Lugar to para manalangin. Pero nung time na yun, wala. Diba? Kanya-kanya tayo, mag-isa ka. Diba? Mag-isa, ano tayo, kumbaga, personal, diba, walang nag-preach natin, diba, nakikinig tayo, through online lang, pero, diba, nakikita natin dito na talagang yung pandemic talaga, yung COVID na yan, diba, pinuno tayo ng takot kung ano, pandaraya ng kaaway sa atin, pandaraya ng mga plano ng kaaway, diba, so next thing that, sunod bukod yan, nagkaroon pa ng bagyo, diba, nagkaroon pa ng mga, talaga namang,
kaya ngayon eh, kuya, di ba dahil bakit? Kasi dahil nagkaroon ng dahil sa bagyo, di ba, nabaha sila, di ba, maraming mga nasalanta, maraming mga tao na talagang naghirap, na meron nga ano, isang, meron nga akong napanood doon, isang lalaki siya, parang wala na siyang uuwian, wala na nga siyang pamilya, wala pa siyang ano, wala pa siyang, wala na siyang bahay, wala, mag-isa na lang siya, mas wala pa siyang uuwian. Kaya sobrang lungkot, nagpapakawal siya sa mga tao, tulungan niyo ako. Grabe, diba? Kung i-ano natin itong buong 2020, ang dami natin mga na-experience talaga. Next, yan, wala nata. Yan, okay, babalik na lang. Yan, diba, kahit sa atin, personally, diba, ako alam niyo personally talaga, naka-experience, unang pala, bagong taon. Ano yung buhay naman ko sa akin yun, napagalitan niya ako dun. Kasi naman nagtitestimony ako dito, parang puno ng galit yung puso ko. Kasi nung time na yun, talagang, ano, nagkaroon ng problema sa pamilya ko, tapos after yun, nagkaroon ng mga, ayun yan, yung mga taal-taal na yan, tapos nagkaroon pa ako ng mga personal issue. Yung parang grabe naman, ang daming experience ngayon na talaga mag-test, na-test yung mga faith natin. Amen po? Diba? Tingnan niyo yung mga sarili niyo ngayon. Kung hindi dumaan itong pandemic na ito, ano kaya itsura niyo ngayon? Diba? Ganyan ka kaya? Ganyan ka kaya natatag sa Panginoon? Diba? Kung hindi mo na-experience lahat ng ito, mga itong sa 2020, diba? Ganyan ka pa rin, ganyan pa rin ba yung pakikinig mo? Diba? Malalim ka pa rin kaya? Diba? Kapag ikaw nakikinig ka ng salita ng Diyos, ganun pa rin ba? Diba? Kasi bakit? Simula nung nakaranas tayo, oo, lahat ng mga pagsubok na yan. Diba? Nandiyan yan. Diba? Hindi yan nilagay ng Diyos para wala lang. Nilagay yan ng Diyos para mas tumatag tayo sa pananampalataya natin. Amen? Kaya every time na may pagsubok tayo sa buhay, huwag tayong matuwa ka dapat. Magalak ka kasi bakit? Panibagong pagkakataon, nag-iibay ka na naman. Amen? Nakapan ka, lalakas ka, kasi bakit? Diba? Napagtagumpayan mo yung mga bagay niya. Pero 2020 na to, praise God, nandito tayo, magkagather tayo, matagumpay pa rin tayo, kasi bakit? Diba? Napagdaanan natin itong buong 2020 na to. Parang nakita ko man itong 2020 talaga, mas dumami nga tayo eh. Amen? Nakita ko napansin ko? Oo, napansin ko yun. Sabi ko, grabe no, kung gano'n nagkaroon ng pandemic, di ba? All things work together for good talaga. Kasi bakit? Mas dumami tayo, mas maraming lumapit sa Diyos. Di ba? Kasi bakit? Maraming patapot ko. Alam, baka darating na si Lord. Di ba? Kasi bakit? Pangungusap din sa atin ng Diyos. Amen? Amen. Yan. So, yan, next. Ay, wait lang, wait lang. Yan. Ngayon, di ba? Parang, as na talagang itong mensahe na ito, di ba? Dahil babalik tayo sa basic ng pananampalataya natin. Amen? Diba, babalik tayo dun sa pinagsimulan ng pananampalataya natin. Alin? Yung cross. Amen po? Diba kasi bakit? Kaya tayo nandito dahil sa cross. Kaya ka nakaupo dyan dahil sa cross. Kaya ka umihinga dahil sa cross. Kaya ka may buhay dahil sa cross. Amen? Kaya gusto ko i-remind yung bawat isa na yung cross, sa kahit anong nangyari dito sa mundo, dapat mananatili yung mensahe ng cross sa mga buhay natin. Kaya kayo, di ba, tayo mga matatagal na, lalo sa mga matatagal na, di ba, kapag naririnig mo yung mensahe ng cross, ganun pa rin ba? Yung impact sa'yo ng cross, ganun pa rin ba? Di ba? O, pag naririnig mo yung cross, oo, yun yung namatay si Kristo. Alam nyo, kapag wala nang impact sa'yo, para ka ng unbeliever ulit. Kasi bakit? Di ba? Kasi wala na eh. Di ba? Parang, pag nakakarinig ka ng unbeliever pa kayo, di ba? Pag sinabi cross, yan na, yung ano, dyan na pa ako si Jesus, dyan naligtas yung mga tao. Pero yung napaliwanag sa'yo, yung mensahe ng Panginoon, nung tinatch ka ng Holy Spirit, yung wala nang marinig mo yung about sa cross, di ba nagbago yung buhay mo? Di ba? Nagkaroon ng impact sa'yo. Di ba? Umiyak ka, nagsisi ka sa mga kasalanan mo. Kasi bakit? Naging reality na sa'yo yung cross. Naging totoo na sa'yo si Kristo. Amen po? Diba? Kaya ngayon, diba gusto ko ibalik, bumalik tayo dun sa basic ng pananampalataya natin. Uulitin ko pa, wala kayong marinig ngayon ng mga kakaiba. Mga term na, wow, bago. Uy, bago ano ah. Diba? Wala kayong marinig ngayon. Hindi, marinig nyo ngayon, ibabalik tayo. Alalahanin nyo ngayon. Ngayon, aalalahanin natin kung ano yung una, yung experience mo nung una mong nakilala si Kristo. Nung una mong marinig yung about sa cross. Ako alam nyo, nung una ko marinig yung cross, hindi naman talaga ako, sa totoo lang, hindi ako magbabago kundi dahil sa cross. Diba? Kundi sa pag-ibig ng Diyos, hindi ako magbabago. Lahat ng mga preaching, lahat ng mga teaching, napakinggan ko yan, pero hindi yun yung nakapagpabago sa amin. Alam nyo kung ano yung nakapagpabago talaga sa amin, yung cross.
yung mensahe ng cross. Kaya alam niyo sa mga bago natin dito, kapag kayo naging reality sa inyo yung cross, naging totoo sa inyo si Kristo, di ba? Sigurado ako magbabago yung mga buhay ninyo. Natin, lahat tayo. Di ba? Kahit sa mga matatagal na mare-remind ka, ay, oo nga, no? Babalik din pala kami talaga sa cross. Salala ko may sinabi ni Kuya James, na nagtag-aano kami, na devotion kami nung ano, nung music team. Sabi niya ron, di ba nga ito, si, testimony ni Brother James, di ba, na nag-positive siya ng COVID, di ba, talagang ano, naka-experience siya ng life and death situation, di ba, parang, grabe, di ba, pas, nung time down na yun, sabi niya, lahat ng mga tinuro ko sa kanya, para siyang bumalik sa 1-1 ulit. Sabi niya doon, para siyang bumalik sa salvation. Sabi ko, kung pinapakinig ko siya ng galing, no? Oo ba, no? Na-realize ko bigla rin ng time na yun. Kaya, totoo, nakikinig talaga ako nun eh. Kasi parang, grabe no, dami niya natin natutunan, dami natin nalaman. Pero ang ending pa rin sa cross. Amen? Di ba? Ang ending natin dun pa rin. Kaya ngayon, gusto ko ulit sariwain, di ba? Yung mensahe ng cross. Kaya sabi rito, unang-una, yan, preaching of the cross. Di ba? Pag nabipreach yung salita ng Diyos, yung patungkol kay Kristo, yung pagbubuhay sa pagpapako kay Kristo, pagpapako ni Jesus sa cross, di ba? Yung pagbibigay niya ng buhay, di ba? Kapag kayo, halimbawa, sa mga nag-uwan-tuan dito, sa mga natuturo na dito, paano niya sinishare yung cross? Di ba? Ginagamitan niyo ba ito ng mga magaganda, mga mabubulak-lak na salita? Di ba? Hindi. Di ba? Kasi bakit? Sasabihin lang natin kung ano yung mismo ginawa o ano yung mismo nangyari dun sa cross. Kung ano yung mismo naranasan ni Jesus dun sa, di ba? Yung time na ano siya na talagang na hinagupit siya. Kaya sabi dito, meron tayong tatlo. Meron dito tatlo about sa preaching of the cross. Sabi ko na dito, yung strange message. Yan, sabi sa 1 Corinthians chapter 1, verse 21-24, sabi yan, sapagkat sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinaitulot na makilala siya ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng mundong ito. Mas minabuti ng Diyos na iligtas ang mga tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa ipinangaralan ng magandang balita, sa naayon sa iba ay kamangmangan lamang. Kaya next po, yan, sabiyan, ang mga Hudyo ay ayaw iwala, hanggat walang nakikita ang himala, at ang mga Griyego naman ay umahanap ang sinasabi nilang karoon naman. Balik tayo doon sa verse na, verse 22. Ay, sorry, 20 pala. Yan. Sabi dito, sapagkat ang karunungan, sabi niya, di ba, minabuti ng Diyos na iligtas sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya na ipinangaralan na magandang balita na ayon sa iba ay kamangmangan lamang. Di ba? Nung nalaman niyo ngayon na, grabe, baka naman kasi, baka isipin ng iba, baka naman kasi, baka pinrich mo yan, kasi korte mo yan, kasi favorite mo pinrich yan. Hindi po. Actually po, may na-prepare po talaga akong message. Pero dito talaga ako nag-focus. Di ba? Kaya sinasabi nito, sinabi ka bang mga sa iba, kapag every time, ikaw, sa matagal lang, kapag narinig mo yung cross, sinabi ko ngayon, mamaya sasabihin ko sa inyo lahat ng mga ginawa ni Jesus sa cross. Di ba? Ano kaya yung magiging antating nito sa iyo? Di ba? Kamangmangan na ba o ganun pa rin? Simula nung umpisa mong narinig yung mensahe na yun, ganun pa rin kaya? Di ba? Kaya sabi nito, di ba? Hindi pinahitulot ng Diyos na sa pamagitan lang ng alin na karunungan ng mundo ito na wala ka. Pero last one. Yan. Di ba? Pero, di ba, sa pamagitan ng pananampalataya natin, di ba? Alam niyo pa sinabi yung strange message niya, di ba? Talagang kakaiba to. Di ba? Yung mga tao sa mundo, lalo na sa labas, kapag nag-share nga ako sa labas, kapag nag-preach ako sa kung saan man ako mapunta, kapag nag-share ako, laging, dapat sinabi yung ano, pag sinasabi ko na yung cross, pinapaliwanag ko yung iniisa-isa ko kasi pag ako nag-share ng about kay Jesus, yung ginawa ni Jesus, yung suffering ni Jesus, iniisa-isa ko yan. Di ba? Talagang detail. Pinaparealize ko sa kanila kung gano'ng kahirap yung ginawa ni Jesus sa cross. Kaya sila, kapag narinig nila yung kakaiba, di ba? Grabe, naaago yung attention nila, nakukuha yung attention nila. Kasi bakit? Wow, kakaiba yun. Grabe yun ah. Ganun talaga yung ginawa ni Jesus. No? Ganun yung talaga pinakita yung pagmamahal niya sa mga tao. Di ba? Mapapaisip yung mga tao, grabe. Grabe magmahal ng Diyos. Di ba? Tiniis niya yun.
Di ba? Kaya dito, di ba sabi dito, talaga kapag every time na maririnig natin ito, cross, kahit tayo matatagal na, di ba? Talaga, di ba? Nahago yung attention natin. Di ba? Kaya sino rito, every time na meron nga kasi ako, ano, meron ako may, may pinapanood ako dati. Kapag isi-share ako, may pinapanood ako sa mga tao. Tapos pinapanood ko rin siya, yung ano, yung passion of Christ. Every time na mapapanood ko yun, grabe parang yung puso sa puso ko, parang nare-remind ako kung grabe wala, wala lahat ng mga to. Pag may every time na may nararanasan ng mga pagsubok, naisip ko bigla, eh, wala lang pala yan. May sinasabi nga ni Kuya, di ba, light of fiction lang. Di ba, parang wala lang yan. Di ba, ginawa nga ni Jesus sa cross. Di ba? Parang kasi, kakaiba, pag sinabi yung cross, di ba, pag sinasabi natin yung cross. Yan, sabi nito, sunod, shocking message. Yan. Nakakalulat. Di ba, kakaiba sa mga pandinig natin, di ba? Parang pag narinig natin ito, grabe, oo nga, no? Ganun pala ako, ama ko kasi nung time na nag-preach si Kuya nung dati, February 14, 2016 noon. Mahabang na, si Kuya nun, hindi talaga siya nag-preach na, nag-pray lang siya. Pero nung nag-pray siya nung time na yun, naiiyak ako. Sabi ko, bakit siya ako naiiyak? Kasi ako, kilala ko yung pagkatao, hindi ako iyakin, hindi ako patatag ako pagdating sa akin. Pero yung time na yun, nakayuko ako. Di ba? Nakayuko lang ako, nakaganyan ako. Tapos, nawala yung pagiging barumbado ko, yung pagiging maloko ko, nawala lahat. Nakayuko ko yun, parang ako sanay yan. Mas naluluha ako. Sabi ko, grabe na, parang kung gabihin niya, yung sinabi na nag-presya si Kuya, about sa love, ni Jesus, sa cross. Talagang, yung attention ko. Ako, nagulat ako, sabi ko, grabe, ito na pala. Ito pala yung magbabago sa buhay ko. Yung pa sa pamagitan, di ba? Yung nakakagulat na mensahe ng cross. Kaya sabi rito, di ba? The death of Christ is absolute torture. Yan talaga, alam nyo, yung dinanas talaga ni Jesus sa cross, hindi siya basta-basta. Di ba? Meron dati pinanood sa akin, tapos pinanood ko siya ulit kahapon ba? Yun, isang doktor siya pinaliwanag din yung hirap na dinanas ni Jesus sa cross. Tapos yung mismo doktor na yun, siya, talagang yung buhay niya na bago rin, siya mismo nagpaliwanag. Nung sa, yun nga, yung hirap na yung tinig sa ulo ni Jesus, yung mga lantay na tinanggap ni Jesus, di ba? Diba yung hirap na naranasan ni Jesus na talagang ano sa kanya, nag-impact sa kanya. Ngayon oras na mo, di ba? Babalik tayo dun sa ginawa ni Jesus sa cross. Unang-una, yan, sabi niya, yan, nababasa din. Yan. Sa Tagalog kasi, pinakagupit. Yan. Scourge by scourge. Yan. Sa yun, di ba? Pinakagupit. Si Jesus, nung time na, alam naman natin, di ba? Nung time na si Jesus na nilatigo siya, di ba, yung latigo na ginamit sa kanya, hindi yun basta-basta. Yung latigo na yun, kapag inampas sa lips mo, tatasin, kasasama yung balat at saka yung laman mo. Kasi parang may tinig, parang may buto. Basta parang may matulis na something dun sa dulo ng latigo. Di ba? At every time may hatol kay Jesus, isa pala na, sumasama yung balat at saka yung laman. Pero imagine, 39 stripes tinanggap ni Jesus para na magkaroon tayo ng kagalingan. Kasi ba kayo sabi ng Bible, by his stripes, di ba? We are healed. Pinagaling tayo sa pamamagitan ng mga latay ni Jesus. Every time na nilalatay si Jesus, di ba? Every time na tinatanggap niya yung latay, di ba? Yung kagalingan natin, yung tinatanggap natin. Amen. Di ba? Yung ginawa ni Jesus na yan, siguro kung normal, sabi nga ng doktor na yun, kung si Jesus, Diyos siya, nung time na, Diyos si Jesus, alam natin yun, di ba? Pero nung time na yun kasi, nasa katawang tao siya, kung ano daw, kung Diyos siya, nung time na yan, ginamit niya kapangyarihan ng pagiging Diyos, kaya niya yan, baka hindi siya masulatan eh. Pero dahil yung time kasi na yan, di ba? Ano siya? Baga, nagpakatao kasi siya. Kaya, every time na maraming na nilalatid ko siya, nakakamdaman niya yung sakit. Di ba? Bumabalik, parang tumatansin yung, imagine di ba, isipin niyo na lang, di ba? Kung gano'ng kasakit, kung gano'ng kahirap, yung naranasan na yan ni Jesus. Sabi ko nga, grabe Lord, kung pinapanood ko yung Passion of the Christ, grabe Lord, itong video pa lang ko, parang pagsasabula lang ko, paano kaya ako yung mismo yung totoo na? Siguro baka di ko na kaya tignan. Diba? Nung time na yun, parang ayoko na lang panoorin. Diba? Kaya kasi bakit?
Grabe, inaranasan na yan. Di Jesus sabi dyan sa Matthew chapter 7, verse 26, sabi dyan, pagkatapos pinalayan ni Pilato si Barabas, pero si Jesus ay pinahatid niya at saka ibinigay sa pansundalo upang ipahamos sa Diyos. Si Barabas, di ba, ay yan. Di ba? Na imbes na si, tayo talaga yung parunusahan, tayo dapat yung makulong, tayo dapat yung pahirapan, tayo yung pinalaya sa pamagitan at pagpapapako ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen. Di ba? Yan, simpleng mensahe lang, di ba? Kailangan lang talaga natin, di ba, maging totoo ulit sa atin si Jesus, maging totoo ulit yung mensahe ng cross sa mga buhay natin. Sunod, di ba? Pinano siya, yan. Talagang, eto, isa to sa mga, parang, naisip ko nga kung binasa ko ulit yung ano, binasa ko yung part na, yung, nilagay siya ng sapo sa ulo, tapos, binabatuhan siya, tapos tatanungin siya, sinong gumatok sa'yo, sinong gumatok sa'yo, sinong kumalo sa'yo. Diba? Imagine, King of Kings and Lord of Lords, creator ng lahat ng bagay, yung nagbigay ng buhay sa'yo. Para hindi tao tinrato. Diba? Binatuhan, kinutya, pinagtawanan, dinuraan, para lang tayo magkaroon ng kaligtasan. Para lang tayo magkaroon ulit, para lang tayo makasama niya sa langit. Di ba? Dinuraan siya, kinutya siya, pinagtawanan. Di ba? Bakit? Dahil saan? Dahil sa kasalanan natin. Kaya dapat, lalo natin ma-appreciate ngayon yung ginawa ni Jesus sa cross. Dapat lalo natin ngayon ma-experience yung power ng cross. Kasi bakit? Dahil lahat ng yan dinanas ni Jesus. Lahat ang ginawa na yan ni Jesus para sa atin yan. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya gusto ko, ngayong oras na to, di ba? Sariwain mo sa puso mo ulit, yung ginawa ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. Lalo-lalo na kung meron man dito, yung dati ka na, parang akala mo, malalim ka na. Pero nung narinig mo yung cross, parang bago ulit sa'yo. Di ba? Meron dito, ang dami mo nang alam, pero nung narinig mo yung cross, parang nawala lang. Parang babalik ka pa rin talaga doon sa cross. Kaya sabi rito, di ba? Si Jesus, kapako siya, di ba? Doon sa cross. At alam natin yung hirap na dinanas si Jesus doon sa cross. Alam niyo, nung doon pala sa Garden of Gethsemane na nagpipray si Jesus, umiyak na siya. At umiyak niya, hindi na luha. Dugo. Pati yung pawis niya, dugo. Di ba? At nananalangin siya, Ama! Di ba? Sabi niya, sana huwag na lang. Hanggang maaari, huwag mo na lang ibigay ko sa akin itong cup na to. Huwag na lang ako maparusahan. Kasi sila na lang yung past, present, and future. Di ba? Kaya yung time na yan, yung time na nananalangin siya sa Garden of Gethsemane, alam niya na. Alam niya na yung mararanasan niya. Alam niya na yung sakit na dadanasin niya. Kaya ganun siya umiiyak. Na Lord, Ama! Hanggit maaari, huwag na lang sana. Pero yung sabi niya sa dulo, Ama, kalooban mo ang mangyari at pag-inam. Kaya nung time na yun, di ba, kinuha si Jesus ng mga sundalo, nilagyan ng sapo sa ulo, binabatukan, tinutulak, tinuturaan, pinagtatawanan. At dinala sa mga pare, sa mga pare, tinanong, ikaw ba talaga ang anak ng Diyos? Ba, nung sumagot siya ng maayos at ginawa sa kanya, sinampal siya. Di ba? At dinala siya sa mga, sa kay Pilato, di ba? Ipis na si Barabas yung parusahan. Si Barabas na makasalanan. Si Barabas na talagang kinukutya. Di ba? Talagang grabe yung kasalanan na nagawa niya. Pero siya yung pinalaya. Si Jesus na walang kasalanan, walang bahay ng kasalanan, walang bahay ng marumihan, walang kahit ano. Pero, di ba? Siya yung pinarusahan. Siya yung nakaranas ng dilagay ng tinik sa ulo. At yung mga tinik na sa ulo na yun, hindi yung tinik na kapag tinusok sa'yo, alam mo magsusulat lang, hindi. Yun yung tinik na yun, mahaba yun, na kapag sinuot sa ulo mo, dudugo. Tandaan natin ang ulo ng tao na dugo yan. Eh, every time na matusok yan, sobrang madugo yan. Kaya doon pa lang sa ulo, ni Jesus. Diba? Sobrang madugo na. Tapos after nun, alam yung ginawa sa kanya, after niya lagyan ng tinik sa ulo, pinalo siya sa ulo. Sabi nga, hindi ko alam kung anong version yung nabasa ko doon. Sabi doon, pinalo siya ng tambo sa ulo. May tinik siya sa ulo, ah. Pero wala. Diba? Hindi siya lumaban, hindi siya nalaban. Inaitaan niya.
Di ba? Kasi bakit? Nakaplano na iligtas tayo. Pinis si Jesus yun, di ba? Para sa atin. Ngayon ang time na yun, di ba? After niyang, malagyan ng pinig sa ulo, nilagyan siya, inyakaw siya, tinatog siya sa likod. Di ba? 39. Tapos pagkatapos nun, after niyang maranasan yung alating ko sa likod, pinasuot siya ng pulang robe. Di ba? At yung ano na yun, tapos habang sinusuot yun, nilalait siya, kinukutya siya, minamak siya. Sinasabi sa kanya, hari ng mga Hudyo! Hari ng mga Hudyo! Pinagtatawanan. Pero si Jesus, hindi siya nandaban. Di ba? Wala siyang ginawa, kasi bakit? Ang nasa isip niya, ililigtas niya tayo. Amen. Kaya nung time na yun, di ba? Suot-suot niya yung robe, tapos pinabuhat siya ng napakabigat na cross. At yung cross na yun, sinasabi natin, bar cross, yung ano, as in, bar na tapos nakatali yung kamay niya. Every time na daladala niya, imagine, di ba, pumulatay na yung lood niya, at yung kahoy na yun na ginamit, di ba, hindi yun yung kahoy na akala natin, makinis, maganda, di ba, akala natin may barnish, wala. Di ba? Yung kahoy na ginamit doon, yun yung kahoy na kapag ginamit yung kamay niya, masasansug siya. Imagine, puro sugat na yung likod ni Jesus. Imagine may tinik niya sa ulo tapos dala-dala niya pa yung napakabigat na cross. Tapos nahihirapan siya maglakad kasi even siya hindi niya kaya. Kinailangan niya ng tulong. Amen. Diba si Jesus? Dala-dala niya yung cross. Tapos kapag tinapa siya, hindi siya agad makakatayo. Kasi bakit? Hindi siya makakatayo, hindi niya magagamit yung kamay niya. Kailangan niya tumayo sa pamagitan ng paan niya pero hindi niya kinaya. Anong kailangan? Kailangan tumawag, diba? Tumawag yung mga ano, tulungan niya siya. Binuhat niya. Hanggang sa makakapag-habang tumalakad si Jesus, habang naglalakad si Jesus dun sa patutunguhan niya, papunta sa bundok ng Golgotha, diba? Pinagtatawanan siya, habang dala-dala niya yung cross, pinagtatawanan siya, dinuduraan siya, kinungot niya siya, at pagdating niya dun sa cross ng Calvario, dun sa bundok ng Golgotha, inihiga siya doon sa cross na dala-dala niya na hindi siya mamamatay. At nung time na yun, pinako siya kaliwat kanan. Nung time na yun, walang barena, walang kahit nung matitinong mga pagbutas. Mano-mano. Di ba? At mano-mano yun, bubutasin yung kamay niya hanggang sa bumaon doon sa kahoy. At nung nakabaon na, pag sa paa, tapos tinayo yung cross, ano man ang tendency mangyari kay Jesus? Magbabaon yung katawan niya. Diba? At panangyari, habang nag-bounce yung katawan niya, sugat niya sa kamay. Diba? Mas lumalaki ng uni. Diba? At alam niyo ba, 6 na oras si Jesus nakahang sa cross. Sa 6 na oras na yun, hindi siya makahinga. Alam niyo ba, kasi naiintit. Diba, nahihirapan siya kuminga. Kailangan niya, iangat yung sarili niya, buhatin yung sarili niya, sa pamagitan, nung pago sa kamay niya, doon siya kuha, nakapit siya doon. At every time na gagawin niya yun, nagugunit yung sugat niya sa kamay, every time niya iaangat yung ulo niya para kumuha ng hangin, yung tinik niya sa ulo, di ba yung koronang tinik sa ulo niya, bumabaon, every time niya iaangat niya yung likod niya, yung dibdib niya, di ba, tumatama yung mga latay niya sa likod, at every time na bubuga siya ng hangin, ganun ulit. Di ba? Ulit-ulit, 6 na oras, ganun. Tapos, kinutya pa siya nung nasa gilid niya. Di ba? Tapos pagkatapos nun, pagkatapos yung kutya, yung damit niya, di ba? Pinag-agaw-agawan pa, palabutan pa sila. Di ba? Para lang, ano, makuha yung damit na yun na ginamit kay Jesus. Di ba? Alam niya, after nun, di ba? After niyang mapako, di ba? Anong ginawa sa kanya? Tinusok siya sa tagaliran. Di ba? Eh, nagsisimbolo yun dun sa puso. Diba? Pinusok siya sa tagiliran at namatay niya. Diba? Bago pa siya tusukin ng spear sa tagiliran, patay na talaga siya doon. Pero sinigurado lang talaga nila. Napatay na talaga si Jesus. Pero alam niyo, after nun, diba? Alam niyo yung lumabas sa tagiliran ni Jesus? Alam niyo kung ano ba? Alam niyo ba kung ano yung lumabas sa tagiliran niya nung pinusok siya ng spear? Tubig at saka dugo. Alam niya na ibig sabihin nung bantubig na yung lumabas sa tagiliran niya. Ay ibig sabihin nun, wala na siyang dugo. Naubos na. Na-drain na yung katawan niya. Ano ibig sabihin nun?
Di ba? Sabi ng Bible, ang buhay nang gagaling sa dugo. Nung tayo na si Jesus, tinusok siya ng spear sa tagiliran. Di ba? Ang tubig at dugo yung lumabas. Ano meaning na? Wala nang dugo. Wala nang natira. Ibig sabihin, hindi patak ng buhay ni Jesus, wala siyang tinira. Para lang masabi sa'yo na mahal ka niya. Para lang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. May isang patak. Di ba? Ang dugo ni Jesus. Wala siyang tinira. Alam niyo? Alam niyo? Nung time na, tinanong ko si Lord. Lord, grabe talaga itong ginawa ko eh. Patagal na, tinanong ko si Lord. Lord, ano ba yung itsura ng mata mo nung time na ginaganyan ka ng mga tao? Ano kaya yung itsura ng mata mo nung time na yun? Alam niyo na rin, nung time na yun, habang nagpe-pray ako, sabi ni Lord, pinakita niya, ikaw alam mo vision or ano, pero doon yung mata ni Jesus, nangungusap, sinasabi niya sa mga tao doon sa nagpangon sa kanya, sinasabi niya doon sa nagpapangon sa kanya, patinitignan niya sa mata, sinasabi ng mata ni Lord, mahal kita. Doon sa kaliwagan ng day, sinasabi ni Lord, mahal kita. Doon sa paa na nagpangon kay Jesus, sinasabi ng mata ni Lord, mahal kita. Nung tayo naglalakad si Jesus, dala-dala niya yung cross, tinitignan niya yung mga tao, sinasabi ng mata ni Lord, mahal ko kayo. Nung tayo na lang doon sa cross, tinitignan niya yung mga tao, yung humukot niya sa kanya, sinasabi ng mata ni Lord, mahal ko kayo. Kaya ikaw, di ba? Naalam natin tayo, makasalanan tayo. Sinasabi ni Lord, kahit may nagawa ka, nakasakit sa kanya, may bagay ka na nagawa sa kanya, di ba? Lumayo ka, tumalikod ka sa Panginoon, pero sinasabi ng mata ng Diyos sa'yo, tumitingin sa sa'yo, sinasabi niya, mahal kita, bumalik ka. Amen. Diba? Kaya gusto ko maging sariwa sa atin to. Kasi alam nyo, every time na maririnig natin yung cross, every time, diba, na makakarinig tayo ng mensahe ng patungkol kay Kristo, dapat palaging bago. Dapat alam natin na, Lord, masasariwa, nagiging bago ulit yung salvation na natanggap mo sa Panginoon. Amen. Diba? At alam nyo, sa dami ng mga na-experience natin ngayon dito sa itong buong 2020 na ito, pero alam nyo, pinaka-dabas pa rin ang experience natin sa buhay, yung tanggapin si Jesus sa mga puso natin. Huwag natin kakalimutan yun. Diba? Tandaan natin lahat ng bagay dito sa mundo matatapos ko. Kaya lahat ng mga pagsubok na dadaan dito sa mundo matatapos ng lahat ng yan. Pero yung kaligtasan na binigay sa inyo ng Diyos, hindi na natapos yan. Amen? Ba? Yung pagmamahal ng Diyos sa'yo na pinakita niya sa cross, hindi magbabago yun. Hanggang langit, andun yun. Alam niyo, sa langit, lahat perfect. Lahat perfect doon. Ikaw, perfect ka na pagdating mo sa langit. Lahat tayo perfect. Pero alam niyo, may isang bagay na hindi perfect doon. Alam niyo kung ano yun? Yung kamay ni Jesus. Yung mga sugat niya. Yung mga latay niya. Yung sugat niya sa paa. Kasi lahat tayo perfect, pero alam mo, pagdating dun sa langit, papakita sa yung Lord yung kamay niya. Diba, ikaw anak, perfect ka. Diba? Dahil yan dito. Dahil yan sa cross. Dahil sa ginawa ko. Para magkaroon ka. Para makasama kita. Para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya pagdating natin dun sa langit, luluhod tayo lahat kay Kristo. Dahil kay Jesus, di ba, naligtas tayo. Kaya, di ba, kaya ngayon, di ba, talagang, ano, grabe, kahit kanina kumbaga, habang nagpipray niya ako, parang kahit mismo si Lord, di ba, nire-remind niya ako na, alam mo, lahat niyan, lahat kumbagi na yan, wala yan. Kahit, lahat ng mga bagay na meron ako, lahat ng mga natututunan ko, parang nababaling wala lahat pagdating sa cross. Di ba? Nababala lahat ng Lord, grabe. Andun pa rin ako sa basic ng buhay. Ikaw, kung simula nung nakilala mo si Jesus, simula nung naunawaan mo yung ginawa ni Jesus sa cross, ano yung mga ginagawa mo? Ano yung mga paglilingkod na ginagawa mo sa Panginoon?
Alam niyo ako, nung time na bago ko pala ako nakilala sa Panginoon, nung time na bago pala ako naintindihan ko yung ginawa ng Panginoon, alam niyo, grabe yung paglilingkod ko, nag-share ako sa mga tao, ay hindi ko kilala, sinashare ko si Jesus sa kanila, kahit nasaan akong lugar, sinasabi ko sa kanila yung ginawa ng Jesus sa cross. Ganun! Diba kasi bakit? Nasa basic. Pero alam niyo, abang kumatagal, sabi ko, grabe. Lord, abang kumatagal ako, parang nalalayo ako sa iyo. Alam niyo, ginagawa ko, bumabalik ako sa cross. Tapos, every time na marami akong natutunan, marami akong mga nalalaman na bago, parang every time na ganun, andun pa rin ako. Kaya sa mga dito nagmamalaki, ang dami niyong alam, ang talino niyo, magaling ka sa Bible. Pero kung hindi mo alam yung ibig sabihin ng cross, wala yan, nonsense lang. Kung hindi sa'yo, every time na maririnig mo yung cross, ay hindi, lunga na yan, dati na yan. Matagal na ako, dito na ako sa mga pang malalari, pang Bible scholar. Di ba? Balik tayo, di ba, sa basic. Tignan nyo, kapag try natin. Di ba tayo lahat, bumalik tayo sa basic ng buhay natin. Sa basic ng pananampalataya natin. Yung kilala natin si Jesus, yung mahal na mahal natin si Jesus, nagmamahalan tayo. Di ba? Yung alam lang natin yung ginawa ni Jesus sa cross. Di ba? Ano kaya yung magiging attitude natin sa bawat isa? Ano kaya yung pagmamahal na yung ibibigay natin sa bawat isa? Di ba? Amen. Diba? Kaya lagi natin kaalalahanin, ano man ang maranasan natin, ano man yung mga ma-experience natin, ano man yung mga pagdaanan natin, babalik tayo lang sa Diyos. Lagi natin sasaliwain sa mga puso natin, araw-araw, yung ginawa ni Jesus sa Diyos. Diba? Kaya sabi rito, eh sige, palex na, sige, next, kaya dito, ngayon ba, punta tayo dito. Next, palex na. Yan. A simple message. Sabi nito, not clouded by demands and details, but delivered in simplicity and clarity. Di ba? Yung simple sabihin natin sa mga tao, yung ginawa ni Jesus sa cross, hindi natin kailangan gumamit ng mga magagandang salita. Diba? Yung ginawa ni Jesus yung pinakamaganda na sinabi mo sa kanya. Amen? Diba? Yung mensahe, hindi mo kailangan magkaroon ng, kailangan makalimig ka ng mga magaling to, anointed to, kailangan, may mga bagong term eh. Diba? Pero alam mo yung simplicity, diba, yung cross, diba? Yung simple ginawa ni Jesus sa cross, grabe yung impact niya na ginawa sa atin. Diba? Simpleng mensahe pero binago yung buhay natin. Amen? Diba? Simpleng mensahe pero nandito. Nakikinig. Bakit tayo sa grasya ng Diyos? Doon sa cross. Amen? Kaya sabi rito, dito tayo. Yung lahat ng ginawa ni Jesus, lahat ng ginawa ni Jesus sa cross, lahat ng pasakit niya, ano bang purpose nun? Ano ang purpose si Jesus? Bakit niya ginawa yun? Una, yan. About making a statement. Sabi nito, pa-next yan. Sabi nito, wala nang pag-ibig na hihingi pa sa pag-ibig ng isang tao nag-alim ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Next, yan. The cross is God's statement of love to the world. Anong purpose kung ginawa ni Jesus? Para sabihin niya sa'yo, mahal ka pa. Para sabihin niya sa'yo, para malaman mo na mahal ka pa. Nung una, di ba, wala nagpapahalaga sa'yo, mapili mo, wala nagmamahal sa'yo, nung time hindi mo pakilala si Jesus, pero dito, di ba, dun sa cross, dun niya sinabi na mahal ka niya. Dun niya pinatunayan na mahal ka niya. Amen. Amen. Kaya sabi rito, yan. Kaya marami dito sa atin, mga bago, ngayon, nauunawaan nyo na, naiintindihan nyo na kung bakit tayo naglilingkod, bakit natin itong ginagawa. Diba? Sa mga bago, di ba, tandaan nyo, ito yung dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. Walang iba. Diba? Ito yung dahilan. Tayo sa ginawa ni Jesus sa cross. Next, next po, yan. Sabi dito,
we need to provide salvation. Para bigyan tayo ng kaligtasan, para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi dito sa Hebrews chapter 10 verse 10, dahil si Kristo, ang kalooban ng Diyos, doon sa Garden of Gethsemane, nung sinabi niya na, Ama, kalooban mo mangyaring maganap. Nililis niya tayo sa mga kasalanan natin sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili. Ngayon, di ba? Bakit kailangan? Bakit ba kailangan natin ang tagapagligtas? Bakit ba kailangan natin, kailangan magpakatao pa si Jesus? Ayan, sabi nito, next verse. Ayan, dito yan. Kaya nga, nang dumating si Jesus dito sa mundo, sinabi niya sa kanyang Ama. Ito ha, ito yung dahilan kung bakit kailangan natin si Jesus. Hindi mo nagustuhan ang mga handog at kaloob ng mga tao. Kaya binigyan mo ako ng katawan na ihahandog. Yung mga alay natin, yung mga sacrifice natin sa Panginoon, sa Ama, lahat ng mga ginagawa ng Old Testament, yung mga pagpapatay ng tupa, mag-aalay ng tupa, ng mga hayop, di ba? Lahat ng mga yan, di ba? Ano sabi? Hindi nagustuhan ng Diyos. Kaya si Jesus, binigyan siya ng katawan ng Ama, nagpakatao, para magkaroon ng iaalay para sa atin. Amen. Diba? Para magkaroon tayo, diba, ng kaligtasan. Kaya, ito pa nga, bakit ba nagpakatao si Jesus? Isang dahilan kung bakit nagpakatao si Jesus, kasi tao na nagkasala. Diba? Dahil tao na nagkasala, sino magbabayad? Tao din. Dahil tao na nagkasala, diba, tayo mga tao magbabayad. Kaya si Jesus, diba, talagang just and Diyos. Diba kaya si Jesus, nagpakatao siya. Kinuha niya yung proseso ng pagiging baby, na nasa sa sinatukunan, pinanganak, yung tao, yung bata, yung binata. Diba? Dami. Kasi tao ang nagkasala. Kaya siya nagpakatao. Amen. Diba? Kasi bakit? Just and Diyos. Hindi siya pwede magkamali. Diba? Kaya, hindi niya pwede tayo iligtas ng isang iglap lang. Kasi hindi niya pwede baliin yung salita niya. Diba? Kaya siya nag-effort na bumaba dito sa lupa. Kaya siya nag-effort na magpakatao. Kasi para, diba? Yung kasalanan ng tao, tao din yung magbayan. Sino? Si Jesus. Na nagpakatao para sa atin. Kaya sabi rito, yan. For all have sinned, diba? Alam naman natin, lahat tayo nagkasala. Diba? Walang worthy, diba? Para sa atin, lahat ng mga papuri mo, lahat ng mga pagsamba mo, even yung buhay mo, lahat ng mga paglilingkod mo, yung ministry, diba, lahat ng effort mo sa paglilingkod, yung love na meron ka, yung knowledge na meron ka, nonsense, lahat ng yan kung wala yung Diyos. Diba? Lahat ng yan, wala yung salvation ni Jesus. Kaya tayo naglilingkod, uulitin ko, hindi dahil sa tao, hindi dahil sa mga pastor natin, dahil kay Jesus, dahil dito, sa Diyos. Amen? Kaya sa mga bago, uulitin ko, kaya natin ito ginagawa dahil kay Jesus, dahil sa ginawa niya sa Cross ng Kalbaryo. Yan ay pasasalamat natin sa ginawa niya. Kaya tayo naglilingkod sa kanya. Kaya sabi rito, yan, next. Yan. To defeat Satan. Alam naman natin, di ba, sabi nga rito sa English attire. Yan. At dito pala, sorry, babasahin ko sa inyo. Ephesians chapter 2. Yan. Kung meron kayo, buksan nyo rin, pwede nyo basahin. Ephesians chapter 2 verse 1 kasi sabi nito, noon muna, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Namuhay kayo gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ang kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo, at siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga tao ayaw sumunod sa Diyos. Dati namuhay din tayo katulad nila. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman at sinunod natin ang masasamang gilid ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan natin ngayon, kasama rin sana nila tayo sa nararapat parusahan ng Diyos. Ngunit, napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Na kahit ituring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya iniligtas niya tayo dahil sa biyaya ng Diyos. At dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo,
Jesus, binuhay, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo para maghari tayo kasama niya sa kaharian. Salamat. Isang purpose kung bakit ginawa ni Jesus yun, di ba, yung sa cross, para matalo, di ba? Satanas, para ipakita sa kanya na tapos na. Di ba? Alalahan, ito, minsan ito, nalilimot na natin, ano to, yung sinabi ni Jesus sa cross na, it is finished. Di ba? Akala ni Satan kasi, ang sinabi ni Lord, I am finished. Diba? Pero hindi niya alam, kung sinabi ni Jesus sa cross, it is finished, ibig sabihin nyo, katapusan na. Yan. Kasi bakit? Kasi matagumpay na tayo. Amen? Diba? Sinabi ni Jesus, it is finished, ang ibig sabihin nun, ba tayo ay matagumpay na, ibig sabihin, tapos na. Tapos na ang mga pag-aalipin ng kaaway sa atin, tapos na ang pandaraya niya sa atin, matagumpay na tayo dahil tinapos na to ni Kristo. Amen? Diba? At alam nyo, yung sinasabi ni Jesus doon sa cross na, it is finished. Ulitin ko, it is finished. Sa Tagalog, ito ay tapos na. Diba? Ulitin ko, ito ay tapos na. Nakatayo ako dito, diba? Ama nakatayo ako rin ko, pwede ko sabihin, ito ay tapos na. Ito, saan ako nakaapa? Saan ako nakaapa? Dito sabihin ko, ito ay tapos na. Okay naman sabihin ko, sa labas ako, ito ay teritoryo ko. Pero pag nasa labas na ako, sasabihin ko, ayun ang teritoryo ko. Ano ba yung sinasabi yun? Ito ay tapos na. Sinabi ni Lord, di ba, again, inaapakan ko ito. Inaapakan ko yun. Diba? Sinabi sa Isaiah chapter 66 verse 1, Heaven is my throne and earth is my footstool. Ano yung ibig sabihin nun? Noong sinabi ni Jesus sa cross, it is finished, ibig sabihin nun, lahat ng bagay dito sa mundo, tapos na. Amen? Diba? Lahat ng bagay dito sa mundo, tapos na. Lahat ng mga paghihirap na dinalanas natin dito, tapos na. Kaya kung may kasalanan na umaalipin sa'yo, lagi mong i-remind yung sarili mo, it is finished. Amen? Kaya may mga kasalanan, o may nahihirapan ka, diba? Isuko yung mga kasalanan, sabihin mo sa sarili mo, it is finished. Amen? Diba? Dahil doon, dahil sinabi na ni Jesus, nauna na siya, it is finished. Ibig sabihin, lahat ng bagay dito sa mundo, tapos na. At tandaan namin lahat ng bagay na natatapos, may kasunod. Ano yun? Yung sinabi ni Jesus sa cross, it is finished. Diba? Sinabi niya din na magkakaroon na tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Nung sinabi, at tandaan natin, lahat ng bagay na tapos na hindi na pwede balikan. Diba? Lahat ng bagay na tapos na hindi natin pwede balikan natin. Kasi tapos na yun. Kaya kung ikaw, simula nung tinanggap mo si Jesus, bagong creation ka na. Bago ka na. Ibig sabihin, yung dating buhay mo, tapos na. Kaya huwag mo nang babalikan kasi tapos na yun. Amen? Diba? Kasi bakit? Sinabi ni Jesus, it is finished. Amen po? Kaya sabi nito, di ba? Lahat ng mga bagay na inaakala, isipin mo, maigi, itong mundo, tapos na. Ano malawag ito? Ano? Di ba, wow, praise God. Kung lagi natin iisipin, lagi natin i-remind yung mga sarili natin, di ba, tapos na. Kaya itong 2020, matatapos na. Ibig sabihin, may kasunod. Di ba? Ibig sabihin, may bago. Di ba? May bago tayong gagawin sa Panginoon. Di ba? May bago tayong mga matututunan, may mga bago tayong malalaman, may mga bago tayong may experience sa Panginoon. Kasi bakit? Tapos na doon. Diba? Laging may bago sa Panginoon. Every time na may natatapos, laging may bago. Amen? Amen. Kaya sabi rito, yan. Next, yan. Yan, the power of the cross. Yan, ito. Basic, diba? Alam naman natin ang kapangyarihan ng cross talaga. Ano? Diba? Yung kasalanan, namatay na. Diba? Una sabi rito, sin dies. Diba? So Romans chapter 6 verse 6, sabi yan, diba? Alam natin na ang dati nating pagkatao ay tinawag na sa krus. Wala na yun. Tapos na yun. Kasama ni Kristo para mamatay. Kaya hindi na tayo dapat alipihin pa na kasalanan. Kasi bakit? Doon sa krus, diba? Tapos na. Patay na pati kasalanan. Wala na. Diba? Wala na. Ano, kaya ulitin ko, kung may mga kasalanan na nagpapahirap sa atin, di ba? Sa bawat isa,
Lagi natin sabihin sa sarili natin, tapos na to. It's finished, di ba? Every time na sinasabi mo yung si Satan, di ba? Naaalala niya ulit, no, tapos na pala, tatapusan ko na pala. Di ba? Every time na sinasabi mo yun, it is finished. Amen? Amen. Now, when a person places his or her faith in Christ, that person is forever changed. Di ba? Ang doubt, faith in Christ. Di ba? Pag nilagay natin, palatay natin. Kaya, dito sa mundo, lahat ng bagay na nakikita natin dito sa mundo, kaya natin pansinin yun. Diba? Mamuhay tayo sa pananampalataya. We live by faith, not by sight. Amen. Mamuhay tayo sa pananampalataya. Mayroon tayo ng Kristo. Kaya sabi rito, next, hell is defeated. Wala na. Wala na yung lugar na yun sa atin. Di na tayo pinungdol. Diba? Kaya huwag na natin isipin pa yun. Diba? Kaya sino rito, natatakot ka pa pag namatay ka ngayon? Diba? Kung may pupunta. Diba? Eh, kung tinanggap mo si Jesus, at naging totoo sa'yo si Kristo, kumatakot, matuwa ka. Amen? Diba kasi bakit? Makakasama na natin yung Panginoon. Ay hinahanap natin. Diba sabi sa Romans chapter 8, verse 1? Sabi rito? Yan. Ay, sorry. Wala pala, hindi pala nilagay. So, yun. Diba sunod? Letter C, last ito. Yan. Heaven is delivered. Yan. Sabi rito, yan. Pagbasa. The blood is the key that unlocks the gates of glory. Nung tayo, yung kapangyarihan na ginawa ni, yung ginawa ni Jesus dun sa cross, di ba? Nag-unlock siya. Di ba? Di ba? Ano sabi doon? Nag-unlock siya ng gates of glory. Ano yun? Binuksan niya yung kalangitan para malaya tayo makapasok. Sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Alam niyo, anong naalala ko doon? Yung panaginip ni Pastor. Naalala ko ng panaginip ni Pastor. Hindi ko malilimutan yung sobrang laki ng impact ng sa amin. Kaya sabi ko, kahit anong paglilingkod na gawin ko sa Panginoon, kahit anuman yung marating ko sa buhay, anuman yung mga experience ko sa buhay, maging anuman ako pagdating ng araw, di ba? Lagi ko pong maaalala ang panaginip ni Pastor. Sa panaginip ni Pastor, panaginip siya, at doon sa langit, napunta siya sa mismo gate ng langit. At habang nandun siya, sinasabi niya, papasukin niyo ako sa langit. Papasukin niyo ako kasi bakit? Sabi ni Pastor daw, kasi ako nagdala kila Sai. Di ba? Yung mga taga-Sendalay, ako nagdala dyan, ako nagturo dyan. Kaya papasukin niyo ako sa langit. Lahat ng mga accomplishment ni Pastor, sinabi niya. Pero ni isa doon, walang nakapasa. Di ba? Kasi bakit? Hindi niya susi. Diba? Kaya sinasabi niya lahat ng mga nakapapis si Pastor ng time na yun. Sinabi niya rin na tinanggap niya si Jesus, kaya papapasokin siya sa langit. Tinanggap mo si Jesus, kaya papasok ako sa langit, pero hindi pa rin pinapasok. Hindi siya pinapasok. Pero alam niyo, nung tumingin siya sa palad niya, nakita niya may isang patak ng dugo. May pinakita niya doon sa nagka doon sa may ipapantay ng sabi. At pinapasok siya. Sabi ni Kuya nung hindi ko malilimutan yun, sabi niya, itong dugo na to, itong patak ng dugo na to, yung magpapasok sa akin sa langit. Lahat ng mga accomplishment ko, lahat ng mga bagay na ginawa ko paglilingkod, wala. Ito lang. Itong dugo na to, pagpasok niya, nakita niya may patay na nakukupan at alam natin sino yun? Si Jesus. Kung walang dugong dumami sa kus ng Kalbaryo, walang kaligtasan. Ganong kahalaga, di ba yung dugo ni Jesus sa buhay natin? Lahat ng mga bagay, tanda natin, lahat ng mga bagay na nandito sa mundo, kapag walang dugo ni Jesus yan, huwag tayo naman. Kung ikaw alam mo sa sarili mo, may duguan ni Jesus, sinanggap mo yung paligtasan, sinanggap mo yung ginawa ni Jesus dun sa cross, naunawaan mo yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng dugo niya. Di ba? May kaligtasan ka. Pero kung every time na maririnig mo yung cross, walang impact sa'yo, questionable na yun. Pero alam nyo,
ang bait ng Diyos kasi tinatouch niya kayo. Bakit? Yung dugo na yun, yun yung nagbili sa atin sa kasalanan, yun yung nagpalaya sa atin sa kasalanan, yun yung nagbili sa atin ang buhay na walang hanggan, yun yung naging dahilan kung bakit tayo nandito, yun yung naging dahilan kung bakit ka nagbilikod, yun yung dahilan kung bakit ka buhay ngayon. Diba? Yun yung dahilan kung bakit tayo nandito dahil yung sa dugo ni Jesus. Kaya, alam nyo, oo, marami na tayong mga napagtagumpayan. Marami tayong mga na-accomplish as a church. Marami tayong mga napanalunan. Diba? May marami tayong mga na-accomplish ng mga tao na reach out. Diba? Pero at the end of the day, mababalik tayo sa Diyos. Mabalik tayo sa cross. Sa cross. Sa cross. Amen. Kaya lagi natin tandaan, di ba? At the end of the day, sinasabi pa rin ni Lord, mahal kita. I love you with an everlasting love. Amen po. Kaya pilit tayo, manalangin po tayo. Ama namin Diyos, ating nasa lahat. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Sa panibagong Panginoon, nare-remind po kami, Panginoon, sa ginawa mo sa cross ng Kalbaryo. Lord, maraming salamat. Sila at ng bagay dito sa mundo, lahat ng mga bagay na naranasan namin, lahat ng mga bagay na na-accomplish namin, lahat ng ito, Panginoon, wala. Pero dahil sa ginawa mo, Panginoon, sa cross ng Kalbaryo, na may nagdaman kaligtasan at kasiguraduhan na mapasok kami dyan sa langit. Salamat, Panginoon, dahil buhay ka. Nabuhay ka muli, Panginoon. At dinilanda mo, Panginoon, yung lugar dyan sa langit. Natutuloyan namin, Panginoon, pagkatapos ng buhay nito. Kaya salamat, Panginoon, sa pag-remind mo sa amin, sa pag-refresh mo, Panginoon, ang ginawa mo sa cross. Kaya salamat, Panginoon, marami. Wala kami kayang ibigay. Wala kami kayang ibigay sa iyo, Panginoon. Kundi yung mga puso namin, kundi yung mga buhay namin, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord, dahil ito, Panginoon, yung mga buhay namin, ibinibigay namin po sa iyo. Dahil ito lang yung kaya namin, ito lang ang meron kami, na kaya namin, Panginoon, na ibigay sa iyo. Doon, Lord, hindi namin matatapatan yung ginawa mo sa cross. Hindi namin mababayaran, pero kung ano yung meron kami, Lord, gusto namin ibigay sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa pag-remind mo sa amin, Panginoon, ng pagmamahal mo. Salamat, Panginoon, sa pag-remind mo sa amin na tapos na ang lahat ng ito, Panginoon, sa mundo. Kaya, Lord, wala kaming ibang ginagawin nga, Panginoon, kung ipurihin ka, pasalamatan ka, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa lahat-lahat, Panginoon, gagawin mo sa pangalan ng Jesus. Lalala mo lang, sa mga matatagal na, sa atin dito na mga natatakot sumunod sa Panginoon. Sa mga nandito ngayon, kung ikaw nakikita mo yung sarili mo, darating tayo, tatalikod ka sa Panginoon. Alalaan mo yung disciple, yung mga disciple ni Jesus. Noong tayo na nakaranas si Jesus ng paghihirap, di ba? Lahat ng mga disciple na yun, iniwan siya. Umarap siya dun sa 12 disciples niya, tinanong niya, eh, di ba? Iiwan niyo rin ako. Ayun ang tanong sa atin ngayon. Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Jesus sa pagmamahal sa atin, sa kabila ng ginawa ni Jesus sa atin, sa lahat ng pagliligtas na ginawa niya, ang tanong, iiwan mo pa ba ako? Di ba? Kaya sa mga dito, di ba, reminder ko sa atin, di ba, na wala tayong karapatang pumalikod sa Panginoon, upang tinuran siya, dahil ito lang ang meron tayo.